Sa pagkapanalo bilang mayor ng San Juan ni Francis Zamora, tinuldukan niya ang halos limang dekadang panunungkulan ng pamilya Estrada sa lungsod. Tinalo niya sa karera si Janela Ejercito Estrada, apo ng dating Pangulo at Mayor Joseph Estrada. At mula po sa San Juan, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, sa mahigit 10,000 rin ang inilamang ng bagong pinoklamang alkalde ng San Juan kontra sa pambato ng pamilya Estrada, pamilyang halos limang dekada rin nanungkulan sa syudad. Aminadong naging emosyonal ang mayor-elect ng lungsod ng San Juan na si Francis Zamora nang maiproklama siya kagabi. Nagbunga raw ang kanyang pagpupunyagi sa kabila ng mapait na pagkatalo noong 2016. May maraming umasa. Marami talagang umaasa na tayo po ay magdadala ng pagbabago sa San Juan. At yun naman po, kaya naman po natin ito ginagawa sapagkat ramdam na ramdam ko mula sa ating mga mamamayan. Ito po ang gusto nila. Tinalo ni Zamora si incumbent Vice Mayor Janela Estrada, apo ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Erap Estrada at anak ni Jinggoy Estrada. Halos limang dekada rin nanungkulan ang mga Estrada sa San Juan. At ngayon lang muli magkakaroon ng alkalde dito na hindi Estrada o Ehersito. Dating magkaalyado ang mga Estrada at Zamora pero nagkalamat ng kalabanin ni Francis Zamora si incumbent Mayor Gia Gomez, isa sa mga ina ng mga anak ni Erap. Panalo rin ang vice-alkalde ni Zamora na si Warren Villa at ang kanyang amang si Ronnie Zamora bilang representante ng Lone District ng San Juan. Kaya kumpiyansa ang bagong alkalde na magagawa nila ang pinakaaasam na pagbabago. Unang-una tayo po ay magpapatayo ng high-rise in-city public housing. Ito po ang matataas, malalaki at makabagong pabahay para sa lungsod ng San Juan. Pangalawa, gagawin natin isang tunay na public hospital ang San Juan Medical Center. Pangatlo, gagawin natin smart city ang San Juan. Hindi pa raw sila nagkakausap ng nakatunggaling si Janela Estrada. Pero kung sakali, handa raw siyang makipagtulungan dito, alang-alang sa ikauunlad ng San Juan. Ang message ko kay Janela, no, it was a good fight para sa akin. Isang araw lang naman ang halalan. Kumbaga, tapos na yun. Nag-desisyon na po ang mamamayan ng San Juan. We move forward. Now, magsisimula pa ang aking trabaho. Lahat ng pinangako natin, siyempre, tutuparin natin yan. Nagsadya ang GMA News sa San Juan City Hall para kunan ng pahayag si Vice Mayor Estrada. Pero wala raw siya doon. Wala rin siya sa kanilang headquarters at hindi pa rin siya nagre-reply sa aming text message. Samantala, Vicky, pagdating naman sa labanan ng pagkakonsihal, 9 out of 12 ang nanalo sa mga pambato ng partido ng mga Estrada. Noon. At bagamat nalulungkot daw sila sa pagkatalo ng kanilang pambato sa pagka-alkalde, handa naman daw silang suportahan ang nanalong administrasyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.